Okay? Okay. So, 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. And hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati, nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP.
Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for president and vice president. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag nyo naman na akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But there, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan. And I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters. Kasi it was really a Sarah bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So, kung ano man yung sabihin niya, nila, nung dalawang tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Merong, well, yes, yun. Sige. Sir. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit-down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na
It needs a sit down. Pinot off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VPSD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun yon. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon, ceremonial tissue. Oh, wag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay.